Hello guys! Welcome na naman dito sa aking YouTube channel and today's vlog, isang loan app pa rin ang aking gagawa ng aking honest review. At i-check natin mga beses kung okay nga ba ito utangan. And ayon kasi sa app nila, pwede daw tayong makahiram hanggang 50,000 pesos at mababa nga daw yung interest ng loan app na ito. At ayon pa rin sa kanilang app nga ay napakabilis yung pag-process nga nila ng ating loan application. Pero syempre mga beshies, sana bago nyo subukan ay mapanood nyo yung buong video na ito para may idea kayo kung talagang maganda nga ba ito na i-consider na pwedeng mautangan online or hindi. And hayaan nyo nga muna na ako magsusubok na utang dito. Pero bago ang lahat mga beshies, may good news po ako sa inyo kasi every Saturday ako ay namimili ng tatlo na mabibigyan nga po natin ng cash na pinapadala ko po sa GCash. At hindi lang yun ha, kasi every 25th of the month ako din po ay namimili na mabibigyan natin ng ating pa-cellphone giveaways. At para nga makasali sa ating pa-cash and cellphone giveaways, ang kailangan mo lang gawin ay panoorin yung buong video na ito, i-comment kung ano yung napanood mo, i-like yung ating video, at huwag mong kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka sa announcement ng ating cellphone and cash giveaways. At syempre para maging updated ka sa kung ano yung mga legit at hindi legit na pwede nating mautangan online. Let's get back to the topic. Prima Loan Online na peso lending na naman itong i-share ko sa inyo under ng Prima Fintech. At kung i-check natin nga itong app nila, may nakalagay nga na hanggang 50,000 pesos yung pwedeng mahiram. Ayan, welcome to Prima Loan. At may 0.02% daw na daily interest. Apply for up to 50,000 pesos. Increase credit limit with reborrowing nga at hanggang 50,000 pesos nga yung pwedeng mahiram. So, ang kailangan nga lang natin gawin, i-download itong Prima Loan sa Google Play Store. Pag i-open natin, may mga access naman ito sa ating cellphone. At welcome to Prima Loan app. So, allow Prima Loan to access this device approximate location. Allow Prima Loan to make and manage phone calls. Click nga lang natin yung allow. At welcome to Prima Loan. Hello, quick login. Highest loan amount nga ay 25,000 pesos. Annual interest rate ay 34.68%. So, nakakaloka lang, di ba mga beses, kasi 50,000 pesos yung pwedeng mautang daw ayon nga sa kanilang app. Pag i-open natin ay hanggang 25,000 lang. So, kailangan ulit natin ilagay yung ating mobile number. May matatanggap na one-time password kagaya niyan. So, nga lang natin yung login at ito ulit hanggang 25,000 pesos nga yung pwedeng mahiram. So, may nakalagay na go dyan sa taas. Click nga lang natin at information authentication, personal information. Kailangan nga natin masagutan ito. Yung ID type, ID number, at yung ID type, ito yung mga pwede, SSS, postal, driver's license, GSIS ID number, PRC ID number, national ID, at yung pag-ibig. Pwede rin yung UMID passport. Pipiliin ko dito ay UMID, at maliban nga dito ay pwede nga rin yung PhilHealth, yung voter's ID, TIN, highly not recommended daw itong TIN at voter's ID. Okay? So, UMID yung pipiliin ko dito mga beshies at lalagay nga lang natin dito yung UMID ID number. And allow Prima Loan to take pictures and record video while using the app lang. And pipicturan nga lang natin yung valid government ID at handheld ID. Bali, hawak-hawak mo yung ID din, magsi-selfie ka lang. Ah. Pero yun nga mga beshies ha, huwag nyo nga munang subukan yung loan app na ito. Hayaan nyo na ako muna yung susubok para ma-check natin kung okay siya. At ito na nga yung handheld ID. Next, sasagutan nga lang natin itong given name, yung surname, gender, at birthday. So, gender, female, birthday. Lalagay nga lang natin dito kung kailan nga tayo pinanganak. At yung additional information, marital status, married, family monthly income, magkano nga ba yung kinikita ng pamilya nyo every month, magkano nga ba yung anak, and educational level, at yung address. Housing status, email address, kailangan daw din mailagay dito, purpose of loan, tapos expected credit amount, may employment status, self-employed yung nilagay ko, job, then describe your job, optional naman ito, so hindi na ako maglalagay ng kung ano-ano, income in 3 recent months,
na contact references agad, personal references. Mirror direct naman tayo sa ating mga contact list na nasa ating cellphone nga. After nun, pag mag-next tayo mga beshies, lalagyan nga lang natin kung saan natin gusto matanggap yung loan proceeds. Same pa rin, pwede sa e-wallets or bank. E-wallets na naman yung pinili ko. At via GCash, lalagay lang natin yung account number. And dito sa taas, may nakalagay na 1,000 pesos lang pala yung pwede kong mahiram at may loan period na 91 days daw. Pero totoo kaya yung 91 days, diba? Ayan, nakakaloka mga beshies kasi doon sa 1,000 pesos na pwede kong mahiram, bali ang matatanggap ko lang ay 650 pesos, diba? So kung makita nyo dito, 1,000 pesos nga, tapos ang matatanggap lang ay 650 pesos or net proceeds of loan, 650 pesos. Dahil meron itong paid up service fee na 350 pesos. At loan terms, 91 days daw, installment repayment. Kaya lang mga beshes, ang first installment due date ko ay sa August 21, 2027. At ngayon kasi August 15, so bali nasa 7 days lang din talaga yung first payment. Via GCash kung matatanggap yung loan proceeds at nakakaloka nga kasi ang total amount, ibabalik ko isa sa uli ko dito, ay 1,024 pesos kahit ang natanggap ko lang ay 650 pesos. So ito daw yung repayment amortization schedule. Kung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itong nakalagay na installment ko or due date ng installment. So, ang first installment ko daw mga beshies ay 512 sa August 21, 2024. Second installment ko nga ay sa August 28, 2024 ng 359 pesos. And then, sa third installment ko, ang babayaran ko ay 72 pesos sa September 4, 2024 at sa September 18 naman ay 21 pesos, October 2, 2024, 21 pesos, October 16, 2024, 21 pesos at sa November 13, 2024, may 18 pesos lang daw ako na babayaran. So kung makikita nyo dito mga beshies, medyo mahaba itong loan terms. Kaya lang kasi, halos sa first installment at second installment, ay bayad na tayo dun sa inutang natin, di ba? Kasi kung itotal mo, 512 plus 359 pesos, eh bayad ka na. Kasi di ba ang natanggap lang naman natin, doon sa 1,000 pesos na aprubahan ay 650 pesos. Pero kasi dito mga beshies, meron pa silang nilagay na maliliit na amount lang naman, 72, 21, 21, 21, at 18 pesos. Para lang di ba masabi na mahaba yung loan terms. Pero, ayun nga mga beshies, isang loan up pa rin kahit ganun yung nilagay nila na payment terms na 7 installment ay mahalos nga dun sa first installment at second installment natin na halos nasa 14 days, payad na tayo sa ating utang. Pagdating pa rin sa service fee dito mga beses ko ha, malaki. Kasi dun nga sa 1,000 pesos, ang ikakaltas nila agad-agad ay 350 pesos. Kaya ang matatanggap nga lang natin, or net proceeds of loan ay 650 pesos. Kaya ang isang loan pa rin mga beshies na hindi ko ma-recommend sa inyo. Pero option nyo nga kung gusto nyo pa rin subukan itong pautangan na ito after nyo nga po na mapanood yung buong video natin. Yun lang mga beshies, sana may nakuha na naman kayo na idea sa video na ito. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung video at huwag nyo nga kalimutan na mag-subscribe. Thank you at see you on my next vlog. Bye-bye!